Nagsagawa ng inspeksyon ang Quezon City Treasurer's Office sa garahe ng isang taxi company. Na-discovery nila na mali ang idineklarang bilang ng taxi units ng tanggapan. May news to go si Oscar Oida. Oscar. Yes, Howie, magkasunod na ininspeksyon ng mga kagawad ng Quezon City Treasurer's Office ang garahe ng MG Taxi at ng Jamliner Bus Company dito sa Quezon City. Una nilang pinuntahan ang garahe ng MGE Taxi matapos daw nila mapag-alaman sa kanilang pag-aaral na hindi raw tama ang ibinabayad o nabuwis ng naturang kumpanya. Base kasi sa deklarasyon ng MGE Taxi sa kanilang permit, meron lamang silang 150 units ng taxi. Pero sa isinagawang inspeksyon kanina, Howie, lumalabas sa taya ng City Treasurer's Office na aabot sa 1,000 ang taxi ng naturang kumpanya. Ayon sa Quezon City Government, 200 piso daw dapat kada unit ang binabayaran ng taxi company sa City Government ng Quezon City. Pero dahil 150 lamang ang diniklara, mababang mababa raw ang nakukuha ng Quezon City Government. Matapos niyan, Howie, ay dumiretso naman ang City Treasurer's Office dito naman sa garahe ng Jamliner dito sa may EDSA Kamuning, kung saan napag-alaman nila na 100 bus naman ang hindi nakadeklara. Sa batas sa Hawi, lumalabas sa 400 pesos dapat ang binabayaran ng isang bus company bawat unit sa City Government ng Quezon City. So sa taya ng Quezon City Government ay aabot sa 30 milyong piso kada taon daw ang nawawala sa revenue ng kanilang gobyerno dahil sa hindi tapat na pagbabayad umano ng buwis sa transportation business. Pero sa ngayon, Howie, ay sisimulin lang daw muna nila itong dalawang kumpanyang ito, pero kung hindi raw ito magbabayad, mapipilitan na sila magsampa ng kaso laban sa mga ito. Howie? Maraming salamat, Oscar Oida.